So ito yung carbonara natin. Ayan. Hello mga tao and welcome back to Saucy Vlogs. So andito po tayo ngayon sa gilid ng bahay namin na kung saan nakalagay yung lutuan namin since nagluluto ako ngayon ng pasta. Opo mga tao, for this video ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng creamy carbonara sauce. Yes po, at sa low budget price lang po. Opo mga tao, kasi nga isik yung ngayon, so we need to be thrifty. Kasi nga wala masyadong trabaho, walang income masyado ngayon, so kailangan natin magtipid. So for this video ay bibigyan ko po kayo ng mga easy tips kung paano gumawa ng creamy carbonara sauce. Opo mga tao, mga recipe lang po na nakikita sa bahay or kaya naman sa mga sari-sari store. Kahit low budget po siya mga tao, pero at least masarap naman siya. Opo, kasi nga matagal ko na itong ginagawa since hindi ako mahilig talaga bumili ng mga mamahaling recipes sa pagluluto. Kaya nakaisip ako ng mga ganitong ideas, guys. So, shoutout nga po pala sa nag-request nito kay Krisha Taganan. Yes, ayan. Nag-grant na yung wish mo, Krisha. So, panoorin mo to para matuto ka kung paano ko ginagawa yung creamy carbonara sauce ko and low budget price. So, before mag-start tong tutorial na to or tong basta, tawag ito, basta tuturuan ko kayo. Shoutout po kay Marie Ferruedas. Sino pa nga ba? Syempre kay Krisha Taganan na nag-request nito, and yun lang siguro ata, silang dalawa lang. Nakalimutan ko yung iba eh. Pero, ayun pala, ayan yung kaibigan ko, si Chef Dan Ortiz from Pong's Food Services. Sa mga gusto pong mag-order ng mga pagkain po, like buffalo wings, mga ano ba, yung tapioca niya, yung carbonara niya, yung mga best recipes niya, specialty pala, yung mga specialty niya is yung ano talaga, yung buffalo wings. Oo, trend na trend siya dito sa amin sa Mawab. So, ano, PM nyo lang po si Dan Paolo Ortiz sa kanyang Facebook page at Dan Ortiz. Ito kasi si Paolo, nagalit to sa akin kasi nga, di ko pa siya sinashout out, tapos siya daw yung una nag-subscribe sa akin. So, ayan na po, Mr. Dan Ortiz, na-shout out na kita. So, I think, luto na yung pasta natin and i-drain ko muna siya. So, I'll be right back. They say I'm a freak when we're having fun. Say you must be high when we're spreading love. But we're just living life and we never stop. We got the world. We got the world. So ayan mga tao, tapos na po natin hugasan yung pasta. Talagang dapat natin hugasan yung pasta kasi nga para lumamig siya at saka hindi siya tawag nito, parang hindi siya ma-overcook. Opo. Tapos para di siya magdikit-dikit, kailangan natin siyang hugasan ng tubig. Tubig naman talaga yung panghugas, 'di ba? So ayan, ayan na po siya. Hindi na po siya mainit. Ayan po mga tao. Ayan. So papalamigin lang natin siya, tapos let it dry, let it drain. Opo, para nga po, pag naglagay tayo ng sauce mamaya, walang halong tubig. Opo. So, let's proceed to our next step. Let's prepare the ingredients. So, ayan mga tao, yung ingredients natin para sa creamy carbonara sauce is yung, syempre, yung cheese. Ayan. Yung cheese. Di po to sponsored, ha? Tapos, yung all-purpose cream. Yung century tuna. Ayan, century tuna. Flakes and oil dapat, ha? Yung flakes and oil. Huwag yung mitsado, huwag yun. Kasi nga, ibang lasa nun, iba yung lasa nun. So, dalawang ganito. So, sa half kilo po ng pasta, ito po yung ingredients po. Tag-iisa nito, tapos dalawa ng century. Syempre, yung margarine, tsaka yung mga sibuyas. And, syempre yung iba milk. Yes.
nilalagyan ko talaga ng evap yung ano talaga, yung creamy carbonara sauce natin para no need na po tayong maglagay ng tubig. Opo. Kasi medyo sticky kasi kapag ano lang cheese tsaka yung ano lang all-purpose cream. So lagyan natin ng evap. So I guess yun lang siguro yung mga ingredients. So maghihiwa muna ako ng mga sibuyas. So I'll be right back. So ayun mga taon, nandito na po tayo ngayon sa kusina at di ko na finilm yung pagluluto natin ng spaghetti sauce. So pero malapit na siya maluto and after that mapuproceed tayo sa ano, creamy carbonara sauce natin. So ayun mga tao, tapos na po tayo sa paggagawa ng spaghetti sauce. Pupunta na tayo ngayon sa main goal natin ngayon na ang creamy carbonara sauce. So sa mga nagwa-wonder kung bakit may tray ng itlog dito, kasi nga mahangin, tapos binu-blow away na yung fire. Ganon. binu-blow away. So nagpapait muna ako ng kawali. Tapos pag mainit na yung kawali, ilagay nyo yung, ano, yung margarine, tsaka mag-isa kayo ng bawang tsaka sibuyas. So, gisa na natin yung ano, sibuyas tsaka mga sibuyas. So pagkatapos yung magisa ng bawang tsaka sibuyas, igisa nyo rin yung flakes and oil nyo na century tuna. Or kahit anong tuna products, basta ano, flakes and oil yung flavor. Tapos isama nyo yung ano, yung sabaw ng ano, flakes and oil. Kasi nga siya yung nakakapagdagdag ng lasa ng pagkatuna siya. Ng pagkatuna, oo. And after natin mag-isa ng tuna, ilalagay natin yung ano. Ito, ilalagay natin yung evap milk. Kaunti lang, wag damihan. Mga nasa ano, yung kalahati ng lata. Tapos isabay na rin natin yung ano, all-purpose cream tsaka yung cheese. Ubusin natin yung isang all-purpose cream tsaka yung isang ano, isang bar ng cheese. Dapat i-grate nyo muna yung cheese mga tao para ano, madali siyang matunaw. Eh pag buo siya, pag cubes yung ano, ginawa nyo, matagal siya matunaw. So i-grate nyo siya. I-grate nyo siya mga tao. So haluin nyo siyang maigit tsaka hinaan nyo yung apoy. Para di siya sunog, para di siya maging sticky. So sa mga nagtatanong kung bakit ninalagyan ko siya ng evap, syempre kasi nga pag cream lang tsaka cheese, medyo maalat talaga yung ano, cheese. Pag hinalo siya sa cream, talagang aapa or parang mangingibabaw yung ano, yung lasa ng cheese, aalat siya. So nilagyan ko siya ng evap para di siya masyadong maalat. Oo mga tao, yun yung purpose ng evap natin. Siyempre, huwag niyong kalimutan lagi ng kaunting asin tsaka paminta. Or kung kahit anong seasoning na gusto niyong ilagay para mas sumarap. Depende na din yun sa lasa na gusto niyo. Or for example, sa ano asin. Kaunti lang nilagay ko kasi nga di ako masyadong mahilig sa maaalat. So pag napansin nyo po siya na nagiging sticky na siya, lagyan nyo po din uli siya ng evap.
So uubusin ko na yung ano, iba para mas masyado, para mas creamy siya. Hindi naman po talaga siya mahirap gawin mga tao. Nasa sa inyo na po yun kung paano nyo po or paano yung panlasa nyo po. Oo, kasi nagbabari din po yung panlasa ng or lasa ng isang pagkain sa nagluluto. So, mga ilang minuto lang to. Dito tatagal ng 20 o saka or kaya 15 minutes. Nasa mga 10 lang, mga 10 pababa lang to. Luto na yung ano nyo, yung sauce ng carbonara nyo po. Ayan mga tao, pag napansin nyo po na tunaw na po yung lahat ng cheese, eh pwede na po siyang hanguin. So, turn off the fire and ayan, tapos na yung ano natin, yung sauce ng carbonara natin. Kasi yung sa akin, di pa tunaw. Ayan mga tao, tapos na po tayo sa pagluluto ng creamy carbonara sauce. So, ilalagay natin siya sa kabilang lagayan. Ayan mga tao, ito na yung creamy carbonara sauce natin. So, mamaya ko pa siya ihalo sa pasta kasi nga, iniba namin kasi dalawa yung dinuto kong sauce ngayon, spaghetti tsaka yung carbonara. So, mamaya ko pa siya ihahalo tsaka mamaya ko pa siya malasahan ng bonggang-bongga. Ayan, ito po yung carbonara sauce natin. Tsaka, ito naman yung spaghetti sauce natin. Ayan. Kakulay niya yung sa Jollibee. A few moments later. So ayun mga tao, maghahalo na po tayo ng pasta tsaka yung sauce. So let's try and taste kung ano talaga, kung ano yung lasa ng ginawa natin. Medyo na overcook yung ano, yung pasta. So unahin natin yung ano, yung spaghetti. Yan. Yung kapatid ko, si Shane. What's up? Tsaka yung kanina naman, yung ate ko. So ayun mga tao, ito na po yung spaghetti natin. Ayan. So, I think masarap to. Charot. Kasi ako na yung luto, kaya masarap. Medyo iba yung lasa sa ginagawa kong spaghetti kasi nga kasi dati hindi ako gumagamit ng meatballs, yung spaghetti sauce with meatballs saka yung corn dip. Kaya medyo iba yung lasa niya kasi sa mga kasanayan niya na ginagawa ko. Pero okay na rin yung lasa. So, ito naman tayo sa ano, carbonara. So, uminom muna ako ng tubig bago ako tumikim ng ano, ng carbonara. Baka kasi maghalo yung lasa sa dila. Ayan, shoutout again sa kapatid ko. Nagsasayang kasi si Shane. Kasi si Shane po mga tao, mabait po yan. So, ito yung carbonara natin. Ayan. Ito po. So, sarap. Sarap tignan. So ayun mga tao, natikman ko na siya at ganun pa rin yung lasa na ginagawa ko dati, masarap pa rin. Siyempre ako yung nagluto. Siyempre sa mga tao dyan, dapat din tayong kumain ng masarap na pagkain minsan. Yung masarap pero nasa budget naman, kagaya ng tinuro ko sa inyo na ano, ingredients ng creamy carbonara sauce natin ngayon. So
I guess that's it for today's video, guys. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, comment down below. And sa mga gusto mag-suggest na kung anong video ang gagawin ko next time, comment down below din po. Ayun mga tao, tapos na po tayo sa ating video for this day. And don't forget to give it a thumbs up if you like this video. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. And click the bell button for you to be updated on my upcoming videos. So thank you mga tao and goodbye. God bless. So don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and... Don't forget... Don't forget...